guys! Welcome back again to my channel. This is Rufy. Namiss ko kayo guys. So, here, nandito na naman ako, ang iyong kadama, ang iyong katulong. Lalong-lalo na po sa bansang Kuwait. Kumusta po tayo lahat? Nagpatuloy pa po dyan ang Ramadan. So, Ramadan ka rin po sa ating mga kababayan, sa ating mga minamahal na mga kapatid na Muslim. So, for this vlog guys, ay gusto ko lang sagutin yung mga katanungan, lalong-lalo na yung mga first-timer. O say, okay, sorry. Nakikita ko po dyan sa comment, kaya hindi po ako nagre-reply guys. Nakikita po, binabasa ko po yung mga comment. So ito po, as far na kaya ko sagutin yung mga katanungan yung ginagawan ko po siya na video. So ang video nito ay more lang talaga sa mga tips and advices tungkol sa pagkakatulong sa ibang bansa, particular na po sa bansang Kuwait, okay? So, isa na dito sa mga katanungan natin ay, paano pagdating pa lang Pinas to Kuwait, susunduin ka ba ng employer? Didiretso ka ba ng bahay sa bahay ng employer mo? O dadang ka pa ng agency? Isa na din yung katanungan niya, kung anong oras daw maligo, sa gumaga ba or sa gabi? May katanungan din ako nabasa na paano at saan pwede magpadala ng pera. Okay, sa tuwing sahura na. And then, yung isa naman, paano kung may dala kang pera, mapapalitan ba sa bansang Kuwait? Okay guys, kung interested ka po sa aking video na ito, huwag na po niyong kalimutang i-subscribe at panoorin niyo po hanggang dulo. Thank you so much po. So, ready na kayo? Ready na ako. Let's go! Pag-usapan na natin ngayon, unahin na natin yung katanungan ng isa nating kababayan, lalang-lalo na sa mga first-timer ha. Alam ko mga first-timer po ang makakarelate po nito. Okay. So, nung una question guys, from Philippines, tapos papuntang Kuwait. Depende po yun guys, kung pagdating mo sa Kuwait, kukunin ka ba ng, meron kasi na amo na mag-aantay na sa'yo sa... Pero ano lang to guys, bihira lang ha. Bihira lang na yung amo mo mag-direct sa'yo. Pagdating mo pa lang sa airport sa Kuwait, susunduin ka na ng agad ng amo mo. Pero guys, kailangan mo din mag-ingat kasi meron ding mga illegal doon. Okay? So hindi po lahat, hindi po kita sa Kuwait ka, wala nang illegal. Meron po. Ang kansabi nila na ano, ikaw yung ano, ikaw yung pinadala ng, sila din yung pinadala ng employer, so sinusundo ka, huwag na wag po kayo maniniwala. Hanggat maaari, tingnan nyo po yung kontrata nyo kung sino sila, okay? So bihira-bihira lang po yung mangyayari na susunduin ka kaagad ng amo mo sa airport. Kasi guys, paglapag mo sa airport, susundo sa'yo agad yan is yung agency, okay? May papadala sa agency niya na tao, tapos tinatanong ang pangalan mo, ganito na, at huwag mong ibibigay yung passport mo, guys, okay? Kahit kanino. Pagdating mo ng airport, huwag mong ibibigay yung passport, itago mo yan. Ayan, ipipick up ka ng, may inutosan yung agency, ipipick upin ka sa airport, dadalhin ka sa agency, okay? Kasi may i-briefing ka pa dun sa agency, sa accommodation, eh. Tapos sila din magbibigay ng SIM card, good for 3 months, okay? And then, sila din yung magsasabi kung anong oras ka susunduin ng employer mo. Tapos, yung agency din ang magsasabi na magpahinga ka muna kasi jet lag pa tayo. Tapos, kumain ka muna, ganito, ganyan. Huwag kang mag-alala guys kasi nandun mga Pinoy din yan. Meron ka ding makikita na mga Pinoy sa accommodation, okay? Mag-antay ka lang, sabihin lang sa'yo, oh, ganito ganyan, punta na tayo sa ano, andyan na yung sundo mo, andyan na yung amo mo. So ganun po yun, nakadepende po yun ha. So wag agad-agad magtiwala. Okay, kwento ko lang yung experience ko guys. Pagdating namin ng airport ng Kuwait, alas 5 dapat ang dating namin. Kaso na delay yung flight namin dito sa Pilipinas. Imbis na alas 10, nagiging alas 12 kasi lakas ng ulan. So, 9 hours ang parehay kasi nun, 7 to 9 hours. So, pagdating ko ng airport, ano na, alas 7 na. Tapos, nag-antay kami katatlo. Ang magaganda no, kasi tatlo kami magkakasama.
Ang kagandahan lang din yun, may kausap ka din. At meron naman wifi guys, free wifi pagdating mo ng Kuwait Airport. So pwede ka rin maka-chat or makipabalita sa pamilya mo na nakarating ka na ng Kuwait. Okay. So mga alas 8 guys, dumating na yung sundo namin. Tinanong kami, ito ba si ano, ganito, ganyan. Napakalayo ng ano, lakaran talagang ginawa namin guys. So ayun na. So kailangan matatagan yung sarili mo kasi hindi mo alam kung ano. Pero yung nagsundo sa amin, alam niya pa na mag-Tagalog. Tagalog na Tagalog siya, straight, pero straight. Straight siya mag-Tagalog. Kaso lang, yung itsura niya, halata na, hindi siya Pinoy. Tapos sabi niya, suskano ko. Dito ka sa harap, yung dalawa sa likod. Ganun. Wala kaming imikan guys, mga kasama ko. Sabi lang niya, tago niya yung mga passport niya, huwag niya ibigay kahit kanino. Sabi niya ganun. Tapos tuloy-tuloy na, nagulat ako guys, pagka ano, biglang binaba yung dalawa. Sabi ko, sabi na ng driver, dito ka lang ah, huwag kang lumabas. Sabi niya ganun. Binaba niya yung dalawa, binaba yung gamit, dito lang daw. Tapos hala, pinigilan ko na yung sanandasa talaga ko. Kaya sabi ko, Lord, okay lang, magiging okay lang to, gabi kong ganun. I trust in yung dasal talaga ko kasi kinakabahan ako, pero hindi ko lang pinapakita na natatakot ako. Hindi mo lang ako nagpaalam, or sila din, na-shock din sila na bigla silang binabahin, kami magkasama. Although same yung agency namin sa Pilipinas. Tapos, ayun, gulit ako guys, umanda na kami. Tapos, iba yung hinatiran sa amin. Pagdating doon, parang siyang basement lang guys na hindi mo talaga makita po dito sa Pilipinas na agency talaga, building talaga. Hindi. Tapos, hindi ka tutulungan ng taong yun. Daladala ko yung maliit ako. Tapos, yun. Yung saan doon ko papasok? Baka yung utak ko guys, sabi. Yun, sabi ng utak ko, wala. Baka dalhin ako sa bahay nito. Baka kung anong gawin sa akin yung ganun. Pero, positive lang talaga tayo. Huwag tumapalit. Yun pala, dun pala yung accommodation. So, nandun nagdinala ako agad sa accommodation. So, magkaiba pala yung agency namin, yung dalawa kong kasama tsaka ako. Kahit pa pala magkapareho yung agency nyo dito sa Pinas, pagdating po sa Kuwait, magkakaiba. Marami palang agency sa Kuwait. So, ayun lang yung pinto guys. So, huwag kayong magtitiwala agad. Dapat dasal lang talaga. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong mo. Nakadepende po yun. Pero, bihira lang po talaga ang amo magsunod sa airport. Diretso po talaga tayo sa agency kasi may briefing pa tayo. Agency or accommodation, same lang po yun. Magkakatabi minsan, magkatabi lang. Minsan, ganun yun eh. Kasi, mahal kasi ng ano doon. So, pwede ka pa makapagpahinga. Tapos, tsaka ka lang i-assist ng nagtatrabaho sa agency na ganito, ganyan. So, sana nasagot ko yung tanong mo. Okay, next naman natin yung question is this one. Anong oras ang liko? Umaga ba o gabi? Guys, nakadepende po yun sa'yo. Kung anong oras ka maligo. For me, maganda talaga maligo bago ka mag-umpisa ng trabaho, diba? Sa kalagayan ko, guys, naliligo mo na ako. So, kasi 7 talaga or 7:30 lalabas na ako ng kwarto ko. So mga 7 pa lang guys, naliligo na ako. Bahala na hindi pa ako lalabas ng kwarto, at least nakaligo na ako. Kasi parang ang pangit or pangit sa pakiramdam na hindi ka maliligo tapos magtatrabaho ka buong araw, di ba? So naliligo mo na ako guys. Minsan pag nag alanganin na sa oras, minsan pag tinatawag na ako ni matanda, ayan, nagbibisa lang ako. Tapos saka pag umalis siya, punta ng work, kasi tulog pa yung mga alaga ko, tulog pa si madam, saka naman ako bilis-bilis na maliko. Minsan din pag sa tanghali, nakapuslit ako ng ano, depende talaga yan guys sa paano mo i-manage yung oras mo. So kung meron kang kunting ano, kunting free time, iligo mo, nasa'yo yan, depende. Sa gabi kasi guys, parang pagod na yung katawan mo. So, sa gabi, ang ginagawa ko lang is, yan, nagwa-wash lang, ganito, ganun. Siyempre, yung importante yung parte ng katawan mo, hugasan. Tapos, yan, diretso natulog kasi nga, pagod na yung katawang lupa mo pagdating ng gabi. Kasi imagine nga, 7:30 ako mag-sign, 7:30 or 8, tapos matatapos ako 11 ng gabi. So, pagod na talaga. So, sa umaga ako, prefer ako. Pero, nasayin nyo pa rin yan, guys, kung paano mo talaga i-handle, i-manage yung oras mo. Okay? So, so, nadaman natin na ang katanungan is,
Ganito yung tanong niya. Paano kung may pera ka daw, galing Pinas, papuntang Kuwait, ano daw gagawin, papalitan pa? Yes po. Alam niyo guys, kung may pera kayo dito sa Kuwait, minsan guys, may pera kayo sa Pinas, padalang Kuwait, minsan guys, hinihingi yan ng mga tao na nasa agency. Kapwa mo din Pinay. Kasi yun, naranasan ko kasi yan. Siyempre, wala akong alam. Ang ano kasi doon, sabi niya, guys, baka, mga inday, baka meron kayong pera dyan galing Pinas. Hindi nyo na yan magagamit dito. Bigyan nyo lang sa amin kasi uwi na kami ng Pinas. Sabi nga ganun sa amin. Siyempre, tayo, ako naman na ano, binigay ko, sabi ko. Kasi meron akong 250 pesos. So, binigay ko sa kanila. Tapos, yun naman pala guys, kahit hindi mo siya ibigay, mapapalitan. Okay? Kahit pag-ano yung pera mo, mapapalitan po yan sa Kuwait. Into Kuwait dinar. Okay? Tsaka malaki ang palitan guys. Okay? Kung may dala kang pera galing dito sa Pilipinas, doon sa dinar ang palitan mo, malaki ang value guys. So, wag na wag mo ibibigayin kahit kanino. Okay? Palitan mo yan doon kasi nagkalat lang yung mga remittance, mga branches of mga basta, nagkalat lang yan sa Kuwait, guys. Okay? So, kung may pera ka, tago mo lang. Huwag mo na sabihin na, oh, may pera ako. Ganito, ganyan. Huwag. Pwede yan palitan natin sa Kuwait. Mataas ang value niyan. Okay? So, next naman is, saan at kanino pwede magpadala ng pera? So, ito na tayo. Tuwing sahuran. Oh, siyempre. Siyempre. Family is waving. Diba? So, natural lang naman yan sa atin guys, di ba? Kada buwan tayo magpapadala. So guys, huwag kayong mag-aalala kasi ang dami yung pwedeng padalan doon. Okay, sa mga may day off, yan, nakakapagdala sila. Meron silang mga Western, Cebuana, okay. Okay, tapos sa mga bangko, meron din yan. Tapos sa Kuwait, meron na din silang GCash, okay? So, yun nga lang, sa GCash pwede mag-ingat tayo kasi parang bago lang yung ano sa GCash sa Kuwait. So, kung ikaw naman ayaw mo lumabas or wala kang off, pwede kang makisoyo sa amo mo na sila na lang yung magpadala. Bigay mo na lang yung details sa kanila, tapos magkano, yan, ihuhulog nila. Lalong-lalo na kung wala ka pang civil ID. Pero kung kasi guys, tayo talaga pagdating ng Kuwait, ipaprocess agad talaga ng employer natin yung civil ID o resident ID natin o yung tinatawag na ikama. Kasi hindi ka maging legal doon guys kung wala kang ikama. Kasi kahit saan ka pumunta, dapat hawak-hawak mo yung ikama mo. Kasi once na pakalat-kalat ka or nag-day off ka or lumabas ka ng bahay, may pinuntahan ka, tapos nagkataon din na andyan yung mga pulis, nag-inspection, tapos wala ka nun. So, ang matawag dun is TNT ka. So, dapat nasa kamay mo yun. Dapat hindi rin yan nagtago sa amo. So, dapat nasa'yo talaga nun. Kasi, pag magpapadala ng pera, guys, kailangan number one is yung ID natin. Yung ikama natin. Kasi, hindi na kailangan dito yung mga SSD po yan. Resident ID po, ikama po. Yung ganyan po. Okay? So, ganyan, ikama ang kailangan magpapadala. Pero, kung yung amo mo or nagpautos ka na magpadala ng pera, syempre, sa kanila yung ID ang gagamitin. Pero ikaw, kung gusto mo, madam, padala mo na ako ng pera. Eh ako kasi, malapit na yung padala ng pera namin dito. Dahil sa Kuwait. Tapos, katabi nun, grocery. Tapos, nandun yung McDo. Ganun. Madam, padala akong pera. Okay. Patalang pero syempre, sasaglit ako sa grocery mo. Saglit nga lang makalabas, di ba? Ganun eh, diskarte lang. Pero kung ayaw ko, katulad ngayon, ting summer na, super init na, ayan, sabihin ko lang sa amo ko, minsan sa anak niya, papatrobank lang. Don't worry guys, may Palawan, Cebuana, marami yan sa Kuwait. Nagkalat lang yan dyan sa Kuwait, okay? Walang problema guys, may off ka man or wala kang day off, makapagpadala ka ng pera. So,
Sana guys ay nasagot ko po ang inyong mga katanungan at sa susunod ko pong video kasi ayoko na pong pabayin yung aking video guys. So, sa next vlog ko guys ay panibago na naman ang katanungan, ang halo-halong katanungan ng aking sasagutin. At please guys, subscribe to my channel, Rofi Official. And then God bless us all. Bye-bye guys! Thank you for watching!